sa bulwagang pambalitaan ng Himpilang TV48. Ang mga maiinit na mga balitang nakalap sa loob at labas ng lalawigan ay ihahatid sa inyo. Philip Double P. Big Show kasama sina Shane Valentino, Amber Salazar. Narito na ang balitang unang sigaw. Magandang araw, Pilipinas! Ako po si Shane Talantino, kasama si Double P, ang maghahatid ng mga balitang aalingaungaw sa oras na ito para sa balitang unang sigaw. At sa ulo ng mga balita, patuloy na pag-aaral sa epekto ng COVID-19 sa mga recovered patients, inirekomenda ng mga medical experts sa Europe. 2.53 milyong estudyante nakapag-enroll pa rin sa kabila ng pandemya. Senator Aimee Marcos nanawagan sa Bureau of Customs na i-donate sa DepEd ang mga nakumpiskang gadgets. At mga peking accounts ng pulis at militar, binura ng Facebook. Ilang tourist destinations sa bansa, isa-isa nang bubuksan para sa mga lokal na bakasyonista ngayong Oktubre. At sa weather, good or bad naman, panapanahon lang yan. Habagat at low pressure area maghahatid ng pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon. Pagkuha ng mga halamang nanganganib na maubos, ipinagbabawal ng DENR. Mahigit 200 naman na mga bagong emojis magagamit na susunod na taon. NFA Nueva Ecija patuloy na namimili ng 6 palay ng mga magsasaka. Manila Bay Challenge ng mga netizens bumaha sa social media. Pamimigay ng module sa mga mag-aaral, sinimulan na ng DepEd Nueva Ecija. Kontribusyon ng mga magsasaka at mangingisda, binigyang pagkilala ni DA Ambassador James Reed. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Balitang Unang Sigaw. Inirekomenda ng mga medical experts sa Europe ang patuloy na pag-aaral sa posibleng pangmatagalang epekto ng COVID-19 sa mga nakarecover o gumaling na pasyente nito. Bunsod ito ng naging resulta ng ginawang pagsisiyasat ng mga doktor at patients group sa St. James Hospital and Trinity Translational Medicine Institute, kung saan higit sa kalahati ng kanilang mga pasyente at staff na tinamaan ng COVID-19 ang nakaranas ng fatigue o labis na pagkapagod makaraang gumaling mula sa virus. 52% mula sa 128 participants ng research ang nakaranas umano ng persistent fatigue sa loob ng 10 linggong assessment mula nang sila ay ideklarang clinically recovered. 67% naman ang nakaramdam ng mas madalas sa pagkapagod na pawing mga kababaihan. Ilan sa mga tinitingnang dahilan ng mga researchers dito ay ang depresyon, bigat ng inisyal na sakit at pre-existing conditions dahil malaki raw ang tsansa na makaranas ng fatigue ang mga may history ng depression at anxiety. Samantala,
2.53 milyong estudyante nakapag-enroll pa rin sa kabila ng pandemya. Isisigaw sa report ni Bel Ramirez. Bel, isigaw mo. Umabot na sa 24.53 million ang bilang ng mga estudyante na nag-enroll sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa kabila ng pandemyang COVID-19 para sa darating na October 5, 2020, school year 2020-2021. Base sa datos na ipinakita ng Department of Education as of September 21, 2020, ay mayroon ng 22.36 milyong mga mag-aaral ang nagpatala sa mga public schools habang 49.3% naman ang nag-enroll sa mga pribadong paaralan. Sa mga public schools ay nasa 1.6 million na ang nakapagtala sa kindergarten, 11.2 million sa elementarya, 6.8 million sa junior high school, 2.5 million sa senior high school at 884,027 naman sa alternative learning system. Dahil sa COVID-19 ay maraming kabuhayan ang naapektuhan at pansamantalang itinigil. Ilan lang ito sa itinuturong sanhi kung kaya 398,933 mag-aaral mula sa pribadong paaralan ay minabuting lumipat na lamang sa pampublikong eskwelahan upang maituloy pa rin ang pag-aaral. Matatandaan na sa pamamagitan lang ng text, email o online messaging isinagawa ang enrollment ng mga estudyante upang maiwasan na umano ang physical contact at patuloy na pagkalat ng coronavirus disease. Bunsod ng banta ng COVID-19 ay magsasagawa na lamang ang DepEd ng remote learning sa darating na pasukan upang ang mga mag-aaral ay hindi na kailanganin pang tumungo sa paaralan. Sa pamamagitan ng self-learning modules, broadcast media, internet ay ihahatid ng mga guro ang bawat aralin sa kanilang mga estudyante. Bel Ramirez para sa Balitang Unang Sigaw. Unang Sigaw. Senator Aimee Marcos nanawagan sa BOC na i-donate sa DepEd ang mga nakumpiskang gadgets. Nanawagan si Senate Committee on Economic Affairs Chair Aimee Marcos sa Bureau of Customs na i-donate na lang sa Department of Education ang nakumpiskang mga gadgets upang magamit ng mga estudyante sa darating na pasukan sa Oktubre. Sa halip anya nasirain ang mga ito ay mas mabuti na pakinabangan ito ng mga mag-aaral para sa kanilang online classes. Paliwanag ni Senator Marcos, tugon ito sa pangangailangan ng milyong-milyong mga estudyante sa bansa, lalo pa ngayong may pandemya na marami ang mga walang kakayanan na bumili ng mga kailangan tulad ng cellphone at laptop para sa bagong pamamaraan ng pag-aaral. Noong nakaraang buwan ay umabot sa 29.5 na tonelada ng cellphone storage devices at electrical items ang nakumpiska ng customs dahil walang papeles. Samantala, mga kaibigan, mga peking accounts ng police at militar binura ng Facebook. Isisigaw naman ito sa report ni Mir Guevara. Mir, isigaw mo. Binura ng Facebook ang mga peking accounts at pages na na-trace o napag-alamang pinamamahalaan ng mga tao mula sa iba't ibang ahensya ng pulisya at mga militar sa Pilipinas. Sa pahayag ni Nathaniel Glacier, Cybersecurity Policy Chief of the Social Media Giant sa online press conference noong Martes, September 22, 2020, ay sinabi nito na umaabot sa 100 ang mga peking accounts na kanilang tinanggal. Ang mga domestic network ay binubuo umano ng humigit kumulang 57 Facebook account, 31 Facebook page at 20 Instagram account. Umaabot ang mga site na ito sa higit 276,000 followers sa Facebook at 55,000 naman sa Instagram. Nadiskubre na nag-ooperate ang mga site na ito sa Pilipinas at sa China na labag umano sa community standards. Ang mga nasabing accounts ay ginagamit sa pagpo-post ng mga impormasyon tungkol sa South China Sea, Hong Kong, Rappler, OFW, China at maging kay Pangulong Rodrigo Duterte. Gumagamit naman ang naturang grupo ng Virtual Private Network of VPNs upang hindi matukoy ang kanilang lokasyon o kinaroroonan. Mir Guevara para sa Balitang Unang Sigaw. Unang Sigaw! Ala,
isa-isa nang binubuksan ng mga local government unit sa mga lokal na bakasyonista ang ilang mga kilalang tourist destination sa bansa, katulad ng Boracay, Ilocos Norte, Baguio at La Union. Bubuksan sa mga lokal na turista ang Boracay, Baguio at Ilocos Norte sa October 1, 2020, habang ang La Union naman ay sa October 10, 2020. Ayon kay Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat Layon, layo nito na magkaroon ng pagkakakitaan ang mga mamamayan, lalo na ang mga nawala ng trabaho nang magkaroon ng travel ban dahil sa COVID-19. Maghihigpit pa rin naman ang bawat LGU ng mga nasabing tourist sites. Kailangang makapasa ang mga ito sa medical test, mayroong travel authority, pre-booking sa kanilang tutuluyang lugar at itinerary ng kanilang bakasyon. Ibaba rin ang dami ng turista sa 50% ng kapasidad ng lugar o tourist site upang masunod ang social distancing. Paliwanag ng Department of Tourism, ang mga lugar lamang na may zero o mababang kaso ng COVID-19, may sapat na dami ng healthcare facility ang papayagang magbukas muli sa publiko bilang isang tourist destination. Maaaring makita sa www.philippines.travel/safeph ang mga lugar na bukas na sa mga turista at kung sino ang mga papayagang mag-report sa mga lugar na ito. At sa weather, good or bad, panapanahon lang yan. Habagat at low pressure area maghahatid ng pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon. Ang mga detalye, alamin natin mamaya live with Amber Salazar sa pagbabalik ng Balitang Unang Sigaw. Po sa lahat ng ating mga nakakasama nanonood ngayon dito po sa ating Balitang Unang Sigaw. Ibibigay na po natin ang ating lagay ng panahon sa araw na ito. Mapapansin po natin na sa gawi po ng Luzon ay patuloy pa rin po ang ating po mga pag-ulan. Yung po ay dahil din po sa ating low pressure area sa huling talapo ng pag-asa. Ito ay located at 615 km silangan ng Baler, Aurora. Ito po ay nagiging dahilan kung bakit po ang ating mga cloud formation na nagdadala po ng mga pag-ulan ay patuloy po na mararanasan dito sa gawi po ng Luzon. Sa gawi ng Luzon, tingnan po natin ang ating lagay ng panahon kung saan po marami tayong cloud formation. Makikita nga po natin ito po isang tumpok ng ulap na ito na nagdadala po ng mga pag-ulan. Ang kulay pulayan po ay nagre-represent sa intense rainfall kung saan po dyan pinakamalalakas ang mga pag-ulan. Kaya nang po asahan dito po sa lalabigan ng Nova Ecija mga pag-ulan at sa mga gabi rin po na Central Luzon na mamabigay natin ang update sa isang buong linggo. Pagbalik po natin pamaya-maya lamang, pagbigay po natin ng ating pong Visayas at Mindanao. As of today mga kaibigan, ang ating pong low pressure area, inaasahan po natin itong ito po sa 24 to 48 hours ay maaari po mag-dissipate o mawala at maaari din naman po itong ma-develop at maging isang bagyo. Mamaya po mga kaibigan, antabayanan niyo po sa ating news update ang ating po magiging lagay ng panahon. Sa ngayon po, as of now, ang ating po OPA ay nananatili pa rin po malapit po sa gawi ng Central Luzon. So gawi po ng Visayas at Mindanao, ang ating pong Western Visayas region ay makakaroon ng mga pag-ulan. Asahan naman po, rest of Visayas at Mindanao ay makakaranas po ng mga araw tuloy ng kalangitan. Inaasahan po mga kaibigan ang mga pag-ulan sa mga gawin ito ng mga alas 5 hanggang papagabi. Kaya naman po, asahan po sa gawing hapon na patuloy po tayo makakaranas ng ating po mga pag-ulan. Sigawin pa rin ang Visayas at Mindanao, ang Western Visayas ang makakaranas po ng mas malakas ng mga pag-ulan. At ibigay din po natin ang ating pong forecast for Central Luzon dito po sa ating pong weather update kung saan sa Aurora sa araw nito o dire-diretso po hanggang araw ng Thursday. Asahan na po natin
ang mga pagulan, pagkulog at pagtidlat. Mga maulang linggo ang asahan dyan sa Aurora kung saan po ang ating po mga pinakamataas na temperatura ay maabot po ng 34 degrees Celsius na po sa araw ng Sunday at ang mga pinakamababang temperatura naman po ay maabot ng 24 degrees Celsius araw ng Saturday. Kaya naman po mga kaibigan, asahan po natin na maglalaro po sa 24 to 26 degrees Celsius sa pinakamababang temperatura habang 24 to 32 degrees Celsius naman po ang highest temperature dyan sa Aurora. Para naman po sa iba pang lugar dito sa Nueva Ecija, dito po sa Central Luzon, ang Bataan, asahan pa rin po natin yung mga pagulan ngayong araw ng Friday hanggang Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday hanggang Thursday. Mga pagulan po ang asahan, lalo na po sa uwi po ng hapon at gabi. Ang ating pong pinakamataas temperatura para po sa linggong ito ay maabot po ng 32 degrees Celsius araw ng Sunday at Monday, at ang pinakamababang temperatura naman po ay consistent po at 24 degrees Celsius all throughout this week. Asahan po mga pagulan dyan po sa Bataan sa loob po araw. Para naman po sa Bulacan, Friday ngayong araw, Saturday, magkakaroon ng pagulan. Maaraw po kayo maulap, nakalangitan naman ang asahan araw ng Sunday at Monday. By Tuesday, Wednesday at Thursday, babalik po tayo sa ating po mga maulap gabi at lalo na po sa gawi po ng hapon dyan sa Bulacan. Ating pong pinakamataas na temperatura ay maaabot po ng 33 degrees Celsius, pinakamainit po araw ng Sunday at Monday, at pinakamababang temperatura umaabot po noong 25 degrees Celsius hanggang 26 degrees Celsius kung saan po pinakamababa ang temperatura ngayong araw ng Friday. Yan po mga kaibigan ang update natin para sa Bulacan, para naman po sa Nueva Ecija. Saan po mga pagulan ng Friday, Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday hanggang Thursday next week dito po sa Nueva Ecija kung saan po ang ating po pinakamataas na temperatura ay maaabot po ng 33 degrees Celsius araw ng Sunday, Monday at Thursday, at ang pinakamababang temperatura naman po very consistent at 24 degrees Celsius para po sa Nueva Ecija. Sa maulang Nueva Ecija po ang ating pong mararanasan ng isang buong linggo. Para naman po sa Pampanga, araw po ng Friday, Saturday, asahan na po ang mga pagulan, pagkulog at pagkidat. By Sunday, asahan na maaraw at bagay maulap na kalangitan. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, magkakaroon ng mga pagulan, pagkulog at pagkidat. Ang ating pong pinakamataas na temperatura from Friday to Thursday ay umaabot po mga kaibigan ng 33 degrees Celsius. Siya po para po sa araw ng Sunday, Monday at Wednesday. At para naman po sa pinakamababang temperatura, yan po ay umaabot po ng 25 degrees Celsius para po sa linggo ito. At para po yan hanggang Thursday. Para po sa Tarlac naman sa araw na ito, hanggang araw ng Thursday, asahan po natin ang maulang lagay ng temperatura from Friday ngayong araw hanggang Thursday next week. Ang ating pong pinakamataas na temperatura ay nasa 33 degrees Celsius, pinakamainit po ng Friday ngayong araw, 34 degrees Celsius ng Sunday, 33 degrees Celsius ng Monday, at by Thursday po, Wednesday, yun po ang ating pinakamainit lagay ng temperatura. Very consistent naman po ngayong araw na ito, dire-diretso po hanggang araw ng Tuesday at Wednesday ang ating pong temperatura ng nasa 26 degrees Celsius lang po sa Zambales. Para naman po mga kaibigan. Ano yun? Mga kaibigan sa Zambales, Friday po asahan po natin ang pagkulog at pagkulog ng Thursday. Ang ating pong pinakamataas na temperatura ng nasa 30 degrees Celsius all throughout this week at 30 degrees Celsius sa okay, anyway, Amber, medyo there's something wrong with the audio. Maraming salamat sa iyo, Amber, with this report that you have. Anyway, yung pag-ulan ba? We'll try, no? Okay, yung pag-ulan mukhang darating dito sa may, especially sa may gitnang Luzon. Yes, Double P, marami pong lugar ng Luzon ang makakaranas po ng mga pag-ulan ngayong araw po, Friday hanggang next week. All right. Okay, Amber, maraming salamat sa iyo, ha? All right. That's Amber Salazar, mga kaibigan, sa kanyang balita sa weather. At anyway, mga kaibigan, ang ating balita naman, pagpapatuloy natin sa pagkuha naman ng mga halamang nanganganib na maubos, ipinagbabawal na ng DENR. At isisigaw to sa report ni L. De La Cruz. L, isigaw mo. Pinagbabawal ng Department of Environment and Natural Resources o DENR ang ilegal na pagkuha ng mga threatened plants o mga halamang nanganganib na maubos sa mga kagubatan sa bansa. Ayon sa listahan na inilabas ng DENR Sokosargyen noong September 4, 2020, ilan sa mga halamang itinuturing na 10 commonly poached threatened plants ay ang orchids, tree fern opaco, Molavi bonsai, C.
sikad, medinilya, alokasya, begonia, sinjiber o wild ginger at agarwood. Nagbigay babala ang kagawaran na huhuliin ang sinumang manguha ng mga halaman ng walang permiso o pahintulot sa mga kagubatan alinsunod sa Republic Act 9147 o ang Wildlife Resources Conservation and Protection Act, lalo na ngayong nahihilig sa pagtatanim ng halaman ang mga Pilipino na kilala bilang mga plantito at plantita. Maaaring makulong ng 6 na taon at 1 araw hanggang 12 taon ang mga lalabag sa naturang batas o piyansa na nagkakahalagang 100,000 piso hanggang 1,000,000 piso. Batay naman kay DNR Zamboanga Peninsula Executive Director Crisanta Marlene Rodriguez, maaaring makulong ang lalabag sa Administrative Order No. 2017-11 o ang pangongolekta ng mga threatened species ng halaman maliban na lamang kung may permiso galing sa kagawaran. El De La Cruz, para sa Balitang Unang Sigaw. Mahigit 200 na bagong emojis magagamit na ng mga Pilipino sa susunod na taon. Mahigit 200 na bagong emojis o iba't ibang mukha ng Unicode Consortium sa Facebook application. Ang emojis o emoticons ay mayroong iba't ibang facial expression na madalas ginagamit ng mga Pilipino upang ipakita at ipahiwatig kung ano ang kanilang reaksyon sa isang bagay. Kabilang sa mga ilalabas na emojis ay puso na may nakapulupot na bandage at pusong may apoy, mga gender neutral emoji na may balbas mapalaki, mapalalaki man o babae, at ang couple with heart at kiss emoji sa iba't ibang kulay ng balat para sa interracial relationships. Maaring na umano itong magamit sa susunod na taon, pagtungtong sa ng buwan ng Enero, at asahan rin ang emoji 14.0 sa taong 2022. At NFA Nueva Ecija, patuloy na namili ng 6 palay ng mga magsasaka. Isisigaw sa report ni Mir Guevara. Mir, isigaw mo. Umaabot na sa 33,614 na bags ng palay ang nabibili ng NFA o National Food Authority sa lalawigan ng Nueva Ecija as of September 24, 2020. Sa ating panayam kay Provincial Manager NFA Nueva Ecija Antonio Puno, inihayag nito na mayroon silang pondong 461 million pesos na nakalaan upang mabili ang target nilang 485,000 bags ng palay. Ang target po ng NFA Nueva Ecija na bibilin po sa ating pong magsasaka sa ngayon, itong pong last quarter ay nasa 485,000 bags o palay. Yun po ngayon ang target natin. So hindi ibig sabihin naka-target tayo ng ganun ay pag nakuha na namin yung target ay titigil na. Eh magtutuloy-tuloy pa rin po tayo doon. Pero kami may ano lang na target. It is 485,000. Pwede pang mag-excess doon. Hinihikayat nito ang mga magsasaka na magbenta sa kanila ng tuyo at malinis ng palay sa halagang 19 pesos kada kilo. Para makapagbenta ng palay ay kinakailangan na sila ay mga lehitimong magsasaka. Ang mga individual farmers naman na magbebenta ay dapat na nakatala ang pangalan sa listahan ng RSBSA o Registry System for Basic Sectors in Agriculture na makukuha sa mga city or municipal agriculture office. Ang mga kooperatiba naman ay kinakailangang mayroong master list ng mga miyembro, passbook at certification mula rin sa mga agricultural office ng inyong lungsod o bayan. Mayroong mga buying station o bodega ang NFA sa Aliaga, Bungabon, Gapan City, Gimba, Muñoz at Talavera kung saan maaaring dalhin at ibenta ng mga magsasaka ang kanilang produktong palay. May mga trucks naman umano silang ginagamit na panghakot ng mga nabibiling palay sa mga malalayong lugar tulad ng Karanglan, Lupao at Nampikwan. Mir Guevara para sa Balitang Unang Sigaw. Unang Sigaw. Manila Bay Challenge ng mga netizens bumabaha sa social media. Bumabaha ngayon ang social media ng mga post ng mga netizen na kumasa sa hashtag Manila Bay Challenge. Gamit ang kuhang larawan ng Rappler kung saan makikita ang mga turistang dumagsa
upang silayan at kunan ng larawan ang artificial white sand sa Manila Bay, ay idinikit ng mga netizen ang sarili nilang mga pictures habang nasa dagat o pampang ng dagat sa tila sila ang pinagkakaguluhan. Nag-viral sa Facebook ang mga post ni Renaline Cantal Makato na mayroong 56,000 reactions, 140 comments at 39,000 shares na literal na nagpakuha ng litrato sa Manila Bay habang nakaswimsuit. Sa post naman ni Irish Agaloos ay kasama nitong ang kanyang asawa at nilagyan nito ng caption na ang ibig sabihin ay kapag lumingon ka, gandahan mo ang ngiti mo kasi kinukuhanan nila tayo. Hindi rin nagpakabog ang mga Nova Ecijano sa hamon ng kanya-kanya rin sa pagpo-post ng kanilang mga throwback pictures. As of September 24, 2020 ay umaabot na sa mahigit 664,000 ang mga sumasali sa Manila Bay Challenge. Samantala, pamimigay ng module sa mga mag-aaral. Sinimulan na ng DepEd Nueva Ecija. Isisigaw sa report ni Amber Salazar. Amber, isigaw mo. Sinimulan na ng Department of Education Division of Nueva Ecija ang pamimigay ng module sa mga mag-aaral mula kindergarten hanggang grade 12 na gagamitin sa darating na pasukan. Isa na rito ang Camtinio National High School na nagumpisa ng mamigay noong Lunes, September 21, 2020. Paliwanag ni Schools Division Superintendent Jesse Dancel Ferrer nang siya ay inimbitahan sa 30th regular na sesyon ng Sangguniang Panlalawigan, mayroong 8 modules na pwedeng kunin ng lingguhan ng mga magulang ng mga estudyante sa mga paaralan o kaya ay dadalhin at ipipick up sa kanilang barangay o maaaring i-download online. Lumabas umano sa ginawang survey ng DepEd Nueva Ecija na mas pinili na mahigit 60% ng mga magulang at mga mag-aaral ang modular approach para sa school year 2020-2021 dahil sa mabagal na internet connection. Sa ating pong LESF survey, meron pong 60% ang preference po ay printed module. Meron pong 20% na gusto yung online. Pero nung kami po ay nag-dry run, talaga pong lahat po ng online instructions ay nagkaroon ng problema dahil sa internet. Sa survey po namin, lumalabas na sa mga elementary learners po natin ay mayroon pong 40% na mayroon pong gadget sa kanilang bahay. Maaring computer, laptop, or ano. At mas malaki po sa ating mga secondary students. Mga 60% po ang may capability, mga gadgets po para sa online. Ang nagiging problema nga lang po talaga yung internet connectivity. Sa aming panayam kay Ginang Evangeline Sanchez Oligar, Master Teacher 2 ng Santa Lucia Young Elementary School sa bayan ng Zaragoza. Sinabi nito na bukod sa mga module, ay naghahanda na rin ang mga guro sa pamamagitan ng webinar o online seminars para sa online distance learning para sa darating na pasukan sa October 5, 2020. Well-equipped na po ang mga guro. Alam na po nila ang mga gagawin nila, lalo na po sa kinakaharap natin na hindi naman pangkaraniwang sitwasyon po sa kasalukuyan. Alam po natin na hindi man tayo magkaroon ng face-to-face, may pagpapatuloy ang pag-aaral ng mga bata. Matutulungan po namin sila dahil kami po ay sinanay at hinubog po ng aming kagawaran. Para sa Balitang Nasigaw, Amber Salazar. Kontribusyon ng mga magsasaka at mangingisda binigyan ng pagkilala ni DA Ambassador James Reed. Isisigaw sa report ni Jovelyn Astrero. Jovelyn, isigaw mo.
Binigyang pagkilala ni Food Security Ambassador James Reed ang kontribusyon ng mga magsasaka at mangingisda para sa bansa sa kanyang naging talumpati sa Harvest Festival ng mga benepisyaryo ng Pag-ahon Project o sa Palay at Gulay May Ani Hanap Buhay Oportunidad at Nutrisyon na ginanap sa Lupao Nueva Ecija noong September 23, 2020. Tungkulin ng isang ambassador na suportahan ng mga magsasaka at mangingisda na pangunahing nagdadala ng pagkain sa hapag ng bawat pamilya. Pinasalamatan ni James ang mga ito na itinuturing niyang backbone o nagsisilbing lakas ng ekonomiya ng bansa dahil sa kanilang kasipagan na hindi anya nabibigyan ng sapat na pansin. All of the struggles you face so that we can collectively bring you more support, more credit, and more respect to improve your livelihoods and the industry as a whole. Food is important to us, but those who provide it to us are even more important. Kasama ni Reed sa pagdalo sa naturang event si Department of Agriculture Secretary William Dar na hinarap ang mga farmer beneficiaries mula sa Lupao Vegetable Growers Association. Sa pangunguna ng Department of Agriculture Filipino Rice Research Institute, inilunsad ang Pag-ahon Project noong May 11, 2020 upang masustenahan ang pagkain ngayong may pandemya sa pamamagitan ng pagtatanim ng iba't ibang gulay para tumaas din ang kita ng mga magsasaka. Buwan din ng Mayo nang ianunsyo ni James sa kanyang Instagram na makakatrabaho nito ang kalihim bilang Food Security Ambassador ng Department of Agriculture. Paliwanag ni Secretary Dar na kailangan nila ng boses ng mga kabataan na katulad ni James Reed na isa sa mga sikat at hinahanga ang artista para maendorso ang pangunahing advokasya ng ahensya, lalo na sa kampanya nila para sa sustainableng seguridad sa pagkain at abot kayang pagkain. Jovelyn Astrero para sa Balitang Unang Sigaw. Yun, ang tuwan-tuwa yung mga magsasakay hata doon sa Lupao, no? Sa Lupao yun, Che. Yes, Dogo P. At saka yung gulayan nila dyan sa Lupao, talaga nga namang unti-unti talaga nag-i-improve na rin, Dogo P. Uso ngayon yan, maganda gulayan. Na. Kahit ako, nagugulay rin ako, nagtatanim-tanim. Parehas-parehas. At least kasi pagka sa bakuran kasi, Dogo P, sure ka na walang masyadong chemical or chemical talaga. Diba? Yung tanim mo. Tama. At alam mo, natutuwa rin ako doon sa Manila Bay Challenge, no? Wow. Nung unang tatawa. Ang ganda ng picture natin doon, Dobo, pinakita mo ba yun? Oo. Naghinga nung unang. Sexy, di ba? Nagtataka ako, bakit ganito? Ayun pala, challenge pala yun. Alam mo, minsan nahuhuli ako sa ganun. Meron ka ba nun, Bubble Tea? Wala, hindi na ako sasali sa ganun. Hindi na. Pero Manila. Sayang meron kayo ni Ma'am Star nun, di ba? Nasa kayo? Kahit sa white sand. Meron naman, pero natutuwa lang ako, bumaha talaga sa social media. Kaya patuloy pa rin, hanggang ngayon, di ba? Meron pa rin. Yes, tuloy-tuloy pa rin po yan. Pwede pa rin silang sumali dyan sa Manila Bay Challenge. At iba pang mga challenge dito sa ating Facebook na makikita po ninyo kabi-kabilaan. Anyway, di lang yan. Meron pa mga drop your ano challenge. Drop this, drop that. Ang dami mga drop-drop na lumalabas ngayon sa Facebook. Kumuulan ng gano'n. Anyway, Shay, go ahead. Anyway, yan ang mga balitang aming nakalap sa loob at labas ng ating bansa. At sa susunod na linggo, abangan nyo na naman po kaming muli dito lamang sa Balitang Unang Sigaw. Alam mo ba na ang coronavirus o COVID-19 ay maaaring makuha sa mga bagay na madalas nating gamitin sa bahay? Ang COVID-19 ay maaaring makuha kapag ang isang taong infected ay umubo sa isang kagamitan kagaya ng lamesa at ang isang taong humawak rito ay maaaring mahawa kapag naipunas sa mga mata, ilong o bibig.
Alamin natin kung paano makakaiwas sa sakit na ito sa pamamagitan ng paglilinis o pagdidisinfect ng mga gamit sa bahay upang maprotektahan ang buong pamilya. Isang paraan sa pagdidisinfect ay ang paggamit ng bleach sa paglilinis ng mga lamesa, upuan, lababo, doorknobs, sahig at iba pa. Narito naman ang mga dapat tandaan at tamang paraan sa paggamit ng bleach. Magsuot ng gloves para maprotektahan ang mga kamay. Sunod ay paghaluin ang 12 kutsara o 1/4 cup ng bleach sa isang galon o 4 litro ng malinis na tubig at ilagay sa batya o iba pang lalagyan. Kumuha ng malinis na basahan para sa mga kagamitan at mop para sa sahig. Basain ito gamit ang bleach water solution o formula. Ipahid ito ng mabuti sa mga nais linisan kagaya ng lamesa, upuan, lababo, doorknobs, sahig at iba pa. Hayaan itong matuyo sa loob ng 5 minuto. Tanggalin ang gloves na ginamit at itapon sa tamang lalagyan. Hugasan ang mga kamay gamit ang sabon at tubig sa loob ng 30 segundo. Sa pagiging alisto at handa, masisiguro ang kaligtasan ng buong pamilya. Dagdag kaalaman upang sakit ay maiwasan. Isang paalala mula sa Provincial Government of Nueva Ecija at TV48. Yes, sir! We're back after Balitang Unang Sigaw, mga kaibigan. At least, kita nyo, yung mga balita nakakatuwa, no? Yung mga nangyayari siguro dahil gawa nga ng COVID-19. At talagang, anyway, ganun talaga yung sa mga tao. Anyway, Shane Tolentino, still with us, Shane? So, andito pa rin po tayo. Yeah. Ano nga? Iba-iba na ang mga pinauuso ngayon. Iba, oh, iba-iba talaga. Even on this program, talaga iba na rin ang approach, ang guest, yung mga ganito. Nagbabago mundo because of these experiences that we have on the threat of COVID-19, mga kaibigan. Pero sana talagang hindi tayo magkasakit. Sana yun na ang aking pinagdadasal. Anyway, sa ating mga trend talkers, Shane? Yes, double P! Ating review hand, double P. Ito na yung segment natin. Dama natin kung sino-sino nga ba yung mga winners. Pero bago po yun, atin munang pakita sa kanila kung sino, kung ano-ano nga ba yung dog challenge na ginaya po ng ating winners for today para sa ating trend talk for the week. I've been losing you, but in the man of life, a lion, I would be your girl, 11. Hindi mo alam kung ano pumasok sa'yo! Hindi mo alam! Hindi mo alam! Sinabi mo! Ako lang! Ako lang ang mamahalin mo! Nangako ka sa akin, Adrian! Did you just hit your sister? Yeah, but she started it! Say sorry! I'm sorry. Say it like you mean it! I'm sorry. No, say it like you mean it! But I just did. Say it like you mean it! I'm so sorry! Was that better? Dobby, kaya mo yon? Was that better? Parang hirap mag-block. Subukan mo, Shane. Kaya mo ba? Hindi, Dobby. Hindi ako binigyan ng talent ng ganyan. Ah, ganon. Parang mahirap. Para mapagkaginawa ko yan, para ba ako... Ako ba yan? Yeah. Mukha akong timang. Mahirap talaga eh. Because you have to, kailangan magkaroon ka talaga ng talent. Innate yes. Sa iyo na talagang kaya mo gawin. Kaya nga mapapansin mo, sa dance, ang dami nag-participate dito. Hindi masyado kasi mahirap eh. It's acting eh. Talaga dub pa. Diba? Yes, Double P. May mga nagpasa sa atin ng entry pero hindi nakasunod sa atin. Oh, meron mga iba nagpasa, hindi nasundan ng instructions carefully. So, medyo na-disqualify yun. Pero however, yung mga nakalusot, mga kaibigan, Shane will be presenting them. Yes, Wopi. At narito na nga ang ating mga winners para sa ating 10 Talkers of the Week. Panoorin niyo po ito. Maraming salamat sa lahat ng sumali sa Trend Talk ng Double P Program. Narito na ang mga nagwagi at itinanghal bilang Trend Talkers of the Week. Sherry Ann Jongko ng Belison Antique.
Hindi mo alam kung ano pumasok sa iyo. Hindi mo alam! Sinabi mo, ako lang ang mamahalin mo. Nangako ka sa akin, Adrian. Jovina Artejero ng San Jacinto, Pangasinan. Hindi mo alam kung ano pumasok sa iyo. Hindi mo alam! Sinabi mo, ako lang ang mamahalin mo. Nangako ka sa akin, Adrian. Hintayin lamang na kumontak ang crew ng Double P sa inyo upang maklaim ang inyong papremyo. Yes, sir! Kayo ay nanalo ng 200 peso loan, mga kaibigan! Kaya mo yun, may sampal pa Double P. Kailangan parang ini-emote mo talaga eh, from deep inside you, tapos nilalabas mo ng gano'n, di ba? Hindi mo alam, yung mga gano'n. Subukan mo nga siya, singa nga natin. Hindi ko kaya. Hindi ba mag-back out doon? Kahit hindi mo alam. Hindi mo alam! Ganun ba? Parang sa ano to, anong pangalan to? Vegan wife. Yeah, that's right, mga kaibigan. Kaya nga talagang, wow. Congratulations to those two na nanalo, yes. Mga kaibigan. Wow, 200 pesos cellphone. Ano ba? Yes, Double P, si Freddy Ann Bonco from Belizon, and he can, of course, Jovina Tejero from San Jacinto, Pangasinan. Maraming salamat po sa inyong pag-join. And also, sa lahat na nagpasok ng kanilang mga entry, ano po, sali po kayo sa susunod po nating challenge. At Double P, gusto mo na ipakita na natin yung ating next challenge for next week? Anyway, yung nagpasok nga, ano, si Cherry Ann, di ba? Cherry Ann ba yan? Yes, Double P from Belizon. Cherry Ann Hongko from Belizon. Duro nga salamat sa imo pagpadara kang imo nga entry sa TV48. Duro nga salamat nga sa imo nga pagsuporta sa programa namo. And next time, good luck again. Yes, and also si Jovina Tejero from San Jacinto, Pangasinan. Pangasinan. O, hindi ako marunong magpanggalatok. Pero when, manam? E, tanghali na eh. Manganta. Yes, Double P. Mabisinak, mangantaman. Ayun. Yes, anyway, tingnan natin yung mga susunod. For next week naman to. For next week. Ikaw ba ay mahilig mag-dub, sumayaw o mag-TikTok na iyon ang naging libangan ngayong may pandemic? Kung ikaw ay isa sa mga nabanggit, ano pang hinihintay mo? Sumali na sa Trend Talk ng Double P upang ikaw ay makilala at magkaroon ng chance ang manalo ng daan-daang halaga ng cellphone loan. Para makasali at manalo, sundin lamang ang mga sumusunod. I-like ang Double P Philip Picture Facebook page. I-like, i-share at mag-mention ng 5 Facebook friends sa nakaraang episode ng Double P program noong Biyernes. Hintayin ang Trend Talk na ipapalabas para makasali at maging kalahok para sa susunod na linggo. Pumili lamang ng gagayahing Trend Talk mula sa mga version nila Mabel, Mir o Janina. I-send ang iyong Trend Talk video via Messenger sa Double P Philip Picture FB page. Tandaan na tuwing araw ng Miyerkules ang deadline ng pagsasend ng iyong entry para sa Trend Talk kada linggo. Panoorin hanggang sa matapos ang programang Double P kung saan babanggitin ang mga mapipili at mananalong entries. 3 na entries ang itatanghal na Trend Talkers of the Week at mananalo ng 200 pesos worth ng cellphone load bawat linggo. At narito na ang mga Trend Talkers na inyong pagpipilian upang gayahin para makasali sa susunod na Biyernes. When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway, like the lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more.
tutok na. Kasama ang inyong kaibigang sina Mabel, Mir, at Janina dito lamang sa Double P's Trend Talk. Wow, ganda. Well, ha? It's a transformation Double P challenge for this week. Yes, and the deadline will be on Wednesday. Yes, no? Wednesday Double P. Kaya po mga kaibigan, ulitin po namin, kailangan po ninyong gayahin ang ating mga trend talkers na sina Janina, Mir, and of course si Belle para po kayo ay may chance ang manalo po ng ating ng load prices po natin dito sa ating Double P Trend Talk. Kailangan po ninyo rin i-like ang Double P Philippine Shop page and also i-share din po yung today's episode po natin para po sa ganun ay manalo po sila Double P. Murphy Santos, good morning Sir Philip, watching from Aliaga. Magandang umaga rin sa iyo Murphy, no? Isang announcer din niya mga kaibigan. And then good luck and God bless from Abe Escofe, good luck and God bless. Yes. Then, and galing kay Josephine Mateo, good morning po. Michael at galing kay Michael Gary, bueno. Pure come over post COVID Korean barbecue and samgyeopsal. Yeah. Available on the house. Masarap yung samgyeopsal. At galing kay Jojo Castaneda, nasaan ang pastilla? Double P, last week pa niya inaano yung pastillas. Baka kinain ng pastilla. Double P, bigay, bibintangan ako. Wala akong pinakain kong pastillas. Malaki lang po talaga yung mukha ko, pero hindi po ako. May nakuha na ako bago ako umuwi, kinain ni Shane. Baka si Amber yung Double P na pagkambalan mo lang. Cynthia, Fabula. Yes, morning po sa mga nanonood kay Sir at kay Ma'am Shane, lalong-lalo na sa guests niyong napakaganda po. Yes, sir. Yes, sir. Thank you po. And next. Kay May Victoriano, love yous. Good morning. Have a blessed morning. Yes, that's right. And Sil with Boyet Ercilio. Ercilio, yes. Go ahead, Shane. Yes. Ganda morning sa lahat who's watching Double P at sa bisita nilang si Ma'am Tengson. Yeah. Then, also interesting news sa Balitang Unang Sigaw. Thank you from Paola. She watches yung news and it's really interesting at marami rin ibang mga nanonood. I'd like to greet a good day also to Paolo. Lolo! Lolo, anak ko. Nanonood. Maganda, maaga pa lang natututo na siyang mag, di ba? At least nakikita niya at that age. Young age, mga kaibigan. At any rate, maraming salamat. No, Shane? Yes, sir. Maraming salamat sa lahat po na nanonood ngayong araw ng aming programa ni Double P. Dito po sa programang Double P version 2.0. Gusto ko lang din batiin ang acting partner na si Manda na happy Monday today. Yes, naps naman. I love you. And to all, to my mommy and daddy na nanonood ngayon. Hello, to Miki, Rio, ayan, advance happy birthday. Maraming salamat and see you next week mga kaibigan. Yes, okay. Mansiri. Ah. Hanggang ngayon, sineselebrate niya yung Mansiri. Bati lang Double before midweek pa. Pero ilan, syempre, iba na yung ano yung prioridad din yung mag-party. Ilan taon na ba kayong magkasama? Na simula nung five years na? Ang daming Mansiri na. Ilan Mansiri? Baka mamaya nagka-ano ako ah. Nagkamin ako ng bilang. Tama ba? Text back. Eh, kung nagbibigay ng regalo sa Mansiri, eh, nalugi na yung lalaki, sigurado. Kasi before yun, lagi nag-ano, pero lagi kami, ano, pagka ganitong 25, yun, lagi yung naalala namin. That's right, mga kaibigan. Maraming salamat, Jane. Alright, this is Double P, mga kaibigan. And I'd like to say, greet a good day to Governor Oy Umali. Many thanks. And also to Vice Governor Doc Anthony Umali for the continued support also, mga kaibigan. This is Double P. Nagpapasalamat muli ako sa inyo on another program. Don't miss our next program. We'll be giving you a lively program with so much to learn. Consult your doctor about
Math Plus or maybe yung mga vitamins that you consult your doctor para mas maayos lahat, but at least take it para nang sa ganon for protection natin, lalo na dito. Ako, kinakabahan nga ako doon, but I'm doing my best sa lahat po na makakaya and sharing the information sa inyo para nang sa ganon kayo mag-decide whether what you want to do dun sa impormasyon na yon. Good luck to Mari Cres Valdez, mga kaibigan, and thank you to Maricil Pengson. This is Double P, magpapaalam po sa inyo muli, but don't worry, we'll be back, mga kaibigan, next week, Friday, live, mga kaibigan. Maraming salamat, and thanks to all those who continue to support. Maraming salamat po, mga kaibigan. Love you. Bye-bye.